Tiya naging madugo nga ang huling pagkikita ng isang guro at ng ex-boyfriend niyang Pulis Caloocan. Nabahala ang mga residente sa Barangay 22, Kaunlaran, Dagat-Dagatan, Caloocan matapos silang makarinig ng pitong sunod-sunod na putok ng baril mula sa inuupahang apartment ni Laika Arciaga. Nang rumisponde ang mga pulis at siguruhing walang hostage-taking na nagaganap, natagpuan nilang wala ng buhay si Arciaga at ang dating nobyo niyang si PO1 Danilo Roa. Yung crime scene, nakahando sa iyong dalawa, magkatabi rin sila. Anong tama ng lalaki? Sir? Wala pa, hindi pa namin madetermine yung tama. Kwento ng pinsan ng biktima, nakikipagbalikan daw kay Arciaga si PO1 Roa pero ayaw nang pumayag ng biktima. Dagdag niya, nitong Marso ay inireklamo na ng biktima ang ex niya ng harassment dahil sinasaktan daw siya ng suspect at nagpupumilit pumasok sa kanyang bahay. At bago ang pangyayari kanina, nakachat pa ni Arciaga ang pinsan niya. Nagsumbong na natatakot siya dahil nasa bahay niya si PO1 Roa. Nag-send siya sa akin ng photos ni Dan, nakahiga siya na may hawak na baril. Tapos sabi ko, umuwi ka na, i-report mo sa polisya. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumabas na binaril muna ng suspect ang biktima saka ito nagbaril sa sarili. At live mula rito sa Caloocan City, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi.